Hi guys, it's me Jian, and welcome back to my YouTube channel. So I'm actually scanning my Facebook, then every day nag-allocate kog time to check for some good news para sa estate tax amnesty extension, since I know a lot of you, a lot of my subscribers are asking me, checking on me kung meron na bang update for the extension, another set of extension for the estate tax amnesty. Then good news kasi today, a while ago, nabasa ko through Google na napirmahan na po ni Pangulong Duterte kagabi yung extension for 2 years ng estate tax amnesty. So, it is again extended up to June 14, 2023. Sa previous amendment ng estate tax extension, it ended last June 14, 2021. So, nag-stop din yung BIR sa pagtanggap ng mga cases for the availment of this estate tax amnesty. So, the law was pending for signature of the president since it was already passed by the Senate. So, good news, very good news para sa lahat talaga na nag-aabang, kasi mabibigyan na naman po tayo ng another 2 years to comply the requirements, kasi alam naman natin lahat na hindi ganun kadali mag-comply ng mga requirements for estate tax, lalong-lalo na today na merong pandemic, tapos nag-extend na naman yung mga MECQ. So actually dito, nag-start na naman yung MECQ dito sa Davao del Norte. So mas mahihirapan tayong pumunta sa mga offices, maglakbay, to travel sa mga kailangang pumirma pa o para makalap natin lahat yung requirements. But then, this good news give us a lot of time. Mataas na din yung 2 years for us to comply all those requirements na hinihingi for us to avail of the estate tax amnesty. Kaya pa din ng dati na covered or coverage ng estate tax amnesty, covered pa din nito lahat ng mga namatay on or before December 31, 2017 na until now hindi pa nasettle. So, from 20% kasi may mga bracket yung estate tax up to 20%, lowered siya into 6% as part of this estate tax amnesty. So, malaking tulong talaga siya pag nakapag-avail tayo nito. So, aside from that, kasi diba, kung 2017 pa namatay or before 2017 pa namatay, yung decedent or may-ari ng property, tapos until now hindi nyo pa nabayaran yung inheritance tax or estate tax, malaki na sana talaga yung penalties noon, from late filing to compromise to interest, kasi every year yung interest tumataas kasi 20% per year siya. But then pag nakapag-avail ka nitong amnesty na to, so mawi-waive lahat ng mga penalties. But then kung mababa lang naman talaga yung net estate mo kasi meron pang mga standard deduction, possibly yung mga late filing lang sana yung babayaran mo or ma-zero out after deductions yung net estate, so exempt ka sana. But then, for the availment of estate tax amnesty, minimum of 5,000 pesos per decedent yung sinasaad sa amnesty na ito. So, kailangan yung mag-budget ng 5,000 or minimum of 5,000 per namatay na may-ari ng property to settle and to avail this estate tax amnesty. So, hindi siya ma-zero out, pero bababa talaga yung babayaran nyo. So, para sa mga exempt or magiging exempt yung computation after all the deductions, so hindi siya ma-zero ha,
yung minimum na kailangan mong bayaran is 5,000 pesos. Pero for those na malalaki yung net estates, so malaki din yung effects sa kanila kasi aside from mawawala yung mga penalties, yung percentage ng estate tax magiging 6% na lang ng net estate. So, thank you so much for watching. I hope masaya ang lahat para sa good news na ito. Happy July 1st, everyone! Thank you!